Good morning. Galing ako sa jogging ngayong umaga. Intersection ng aparente ano to? Aparente Nunez. I was listening sa interview ni Kagawad, hindi pala no, panyero natin si Manny Fontanilla. So he was attacking also another lawyer, no? Okay. Jun Lagare. Yung away nila guys, yung Colorum ng mga tricycle sa Gensan, nakakatuwa, no? Because Fontanilla is also a good friend of mine. He's saying na Gensan is becoming a Colorum city. Colorum City, which may point din naman, no? There's breakdown sa transportation natin. Failure ng LGU, no? In the past years to organize yung transportation na go na. Ito muna tayo. Kapag-upit tayo. We're here. Nakakatuwa yung ano, ito dito, like for example dito lang daan natin, no? So siguro we could easily say more than 50% no, ng mga tricycle ng Gensan, Colorum. Ibig sabihin ng Colorum, walang prangkisa, so it's really loss of income, no, in terms sa city, nawala na rin ng discipline. Kanina nga when I was parking sa ano to, sa Robinson's, yung isang Colorum na tricycle, dumikit man naman sa sasakyan, no? Dito sa driver's side, hindi ako makapasok. So these people talaga, they feel na sila na yung hari ng syudad, no? There's really breakdown of order in the streets. Kailangan bigyan ng action to ng mayor natin. This is an executive tingin ko, no, executive na obligation, no, being the mother of the city, to ensure na yung batas natin should be implemented. Hope din, no, yung kaibigan natin si Atty Jun Lagare, no, will take this as a challenge. Na medyo sabi nila something ayusin, no, dahil yung everywhere, no, sa highway, sa side streets, sa mga barangays natin, Colorums are everywhere. Iba-iba na yung kulay ng pa natin, tricycle. So, pata yung for hire eh. At dito, di colores na tayo. So, hindi panahan ay talaga yung meron namang transport plan ata before na na-recommend. And yet, until now, hindi pa rin talaga siya na execute, no? Is this a function of yung execution ng city or mostly, no? Mostly sabihin mo obligation talaga ng mayor yung transport, especially kung may mga ordinansa na, no? Especially kung may mga plans na supposedly for implementation. So ito yung mga nakaharap natin, no? Ito yung mga type of mga, I'm sure, no, malaking chance na Colorum to kasi nawala na sila ng motivation to renew. Kasi hindi naman hinuhuli. Kung hinuhuli naman, no, experience natin dyan, maraming nagkikwento, binabayaran lang yung mga traffic enforcers natin. Okay, so tingnan natin. Here. Okay, so nakalagay pa dito no parking. So ayusin sana ng city yung ano to, yung transport problem, no? So because Gensan is one of the bigger cities in the country right now, no? We're going top 12. Malaki yung population natin, almost 700,000 to 800,000, and it's also highly urbanized na, na city, but we have lawlessness sa kalsada natin in terms of yung mga Colorum, no, ng mga tricycles, failure to implement yung anong dapat na transport plan,
And sa implementation, even sa apprehension, there's a big issue because yung mga traffic enforcers natin, nalagyan talaga. No? Ginawa nilang reason na rin to, no? Napagod siguro sila sa implementation, whatever, lack of yung siguro support sa kanila. So they would rather take bribes rather than implementing yung law. So expect tayo na something positive will happen here, no? Sa ano to, sa problem ng city in this traffic or transportation mess. Okay, good morning.